13 ng Marso, Miyerkules sa unang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumadag sana ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus. Masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng palatandaan, pero walang ibang palatandaang ibibigay dito kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga-Nineve, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng Timog kasama ang mga lalaki ng lahing ito at hahatulan sila. Sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon. At dito'y may mas dakila pa kay Solomon. Sa paghuhukom, babangon ang mga lalaking taga Nineve kasama ng salinlahing ito at hahatulan nila ito dahil nagbalik loob sila sa pangangaral ni Jonas. At dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Dahil sa masama nilang pamumuhay at pagsuway sa kalooban ni Yahweh, ginalit ng mga taga-Nineve ang Diyos. Pero dahil naman sa pagbabanta ni Jonas, nagsisi ang buong bayan sa pangunguna ng kanilang hari. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa at ang pagtalikod nila sa masasama nilang gawi, nagbago sila at ayaw na niyang isagawa ang kanyang banta. Alam ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus ang kwentong ito. Dapat sana'y natutuhan nila mula rito ang katotohanang maawain at mapagpatawad ang Diyos sa mga nagsisisi. Sa kasamaang palad, kung kailan pa na ang mismong anak ng Diyos, si Jesus, na mas dakila pa kay Jonas, ang nangaral sa kanila tungkol sa pag-ahari ng Diyos, marami ang tumanggi sa paanyaya niyang magsisi at magbagong buhay. Malinaw na hindi kamangmangan ang problema nila, kundi katigasan ng puso na bumulag sa kanila sa masuyo at mapagpatawad na pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Pagsasagawa, kung iniisip mong wala kang kasalanan, hindi ka nga lalapit sa Diyos para patawarin ka. Kung alam mo mang may kasalanan ka, pero iniisip mong wala namang mawawala sa iyo kung hindi ka man patawarin ng Diyos, hindi ka rin magsisisi at magbabagong buhay. Paano kung mali ang iniisip mo?